Hello guys, again, it's Team Relay Vlogs. Kasama kaming apat, si Louie, si Chucky, and si Dustin. So, ito na yung part 2 ng ating travel vlog. Pauwi tayo from Kuwait to Manila. So, yung part 2 ng ating vlog, samahan nyo ako. Turo ko kayo, paano yung biyahe from inside the plane hanggang sa makarating tayo sa NAIA. Then, hanggang sa mag-check-in tayo sa hotel after almost 10 hours yung biyahe namin. Sama kayo! So, start na kami ng boarding ng plane. Ito, nagkakandara pa yung mga Pilipino para pauwi na kami. And then, anak na kami ng aming hand carry. Ayan, ito na kami. Oops! Jackie! Hi! Ay, yung boarding pass. So, kailangan ihanda yung boarding pass dito para maka-entry ka na sa B1. Ito yung gate namin, B1. Okay. Since yung aming boarding pass, si Jackie ang, alam niyan, ang custodian. Siya na bahala maghanda niya. Apat kami, so siya lang bahala mag-entry. And ipakita sa Spectre. Okay. Tayo. Tayo guys. Tayo, utor tayo dito. Tayo unti. Ito yung part na nahiwalay ako kay na Jackie and Louie. Boarding na kami sa aeroplano pero priority kasi yung dalang bata. So wow. Sila muna yung unang mag-board. Then ako yung to follow. Nasa badalikod pa ako nito eh. Dito na yung passport inspection saka checking din ng aming boarding pass. So, boarding na kami ng plane. Kailangan mo lang ipakita sa flight attendant kung saan ka naka-locate ng seat mo para i-guide ka niya kung saan ka papasok. So, nakasakay na tayo ng airplane. Ito na tayo. Sa loob na tayo ngayon. Finally, maapag-rest na kami. Nakita ko rin yung mama ko ulit. So, nasa ano kami? Nasa row 15. Front seat kami, front seat. Hello! Airplane. Yes, ito na kami. So, mag-ask mo na ako na aking gamit dito. So, we are seated pala sa mismong front seat ng plane. Ito yung special request namin, particular ni Jackie, kasi nga, meron kami kasamang bata. It will be hard if masikip yung pupwestuhan. And kapag kami nakapwesto sa mismong front seat, maluwag yung part ng paa sa paa na namin. We can move freely. We can put pati yung mga small things mo sa may batang paanan. And meron ka dyang monitor na even if malayo naman siya, meron ka namang sarili-sariling monitor. And then, sa may left ko, meron dyang table na foldable. Dyan ko papatong yung phone ko and yung food mamaya pag-serve na siya. Oo. Kasi I'm planning lang na makinig ng song sa biyahe. So, sarap matulog sa biyahe lang while listening song. So, dyan ko lang papatong yung phone mamaya. Foldable naman yan. You can put din yung food dyan. Maluwag naman siya, hindi naman siya na nag-rock. Stable naman siya. So, ganun lang. Then, ibabalik mo lang siya pag hindi kailangan. Hold mo lang. Yun. So, yun ang pwesto ni na Louie sa may bandang bintana. Ayan, si Jackie and Dustin. Nakakatabi sila. Before kami mag-take off, itong si Bunso, medyo maligarig pa rin. Hindi pa inaantok. Game na game siya maglaro dyan.
mamaya pag take off ng aeroplano, kailangan na rin niyang umupo sa kanyang allotted seat kasi hindi pwede maglaro-laro dyan pag habang maandar na yung aeroplano. There you go. Ito na yung part na kami ay pa-take off na ng Kuwait Airport. Medyo maingay na siya. Oo, kasi kailangan mag-accelerate ng plane. Kailangan niyang ma-reach yung kanyang desired speed bago siya mag-take off. So, ayun na kami. Paalis na kami ng Kuwait ngayon. So, ito na yung best part ng aming biyahe. Siyempre, kakain muna kami. So, sinerve yung unang food. Isa sa dalawang hot meal. After 2 hours after takeoff. Okay? So, merong binigay na mga bread. Meron din binigay na unsalted butter. So, ayan siya. Pang imagas muna. Then, meron din siyang binigay na yogurt. Fresh from Kuwait. Siyempre, meron din juice. Ayan. Sunkissed orange. And syempre, meron din water. Hindi pwedeng wala yan. So, meron din pinrovide na cup. O, oh, yung pangalan ko, Jeffrey. So, ako yung unang binigyan kasi ang pinreserve kong meal ay seafood meal. Oh. Syempre, meron din mga yan. Ito yung add-ons to eh. Hindi ko siya gagamitin. Kikip ko lang to as souvenir. Meron din white sugar. Kami na kailangan yan. Then ito, meron din to. Ito mga gamit ito mamaya to. Spoon, fork, and knife. And since ang pinreserve ko ay seafood meal, ito yung unang reserve sa mga passenger. Kapag nagpa-reserve ko ng seafood meal, agad siyang binibigay. Ito. So, open ating inbox. Ilaman yan. Okay. So, ayan siya. Meron ka na pong tuna as for my first meal sa aming biyahe. Looks yummy naman. Pag gutom ka, masarap yan. Kain tayo! So ngayon, nakaka 6 hours na kami ng biyahe. So meron pang remaining na 3 hours and 35 minutes before kami mag-land sa Manila. So yung buong biyahe, kalong-kalong ni Jackie si Bunso. So, kasi hindi siya pwedeng mag-seat sa sarili niya sa upuan. Kailangan kalong siya ng mother niya para safe talaga na hindi mahuhulog. Naka-seatbelt si Jackie, the same time si Bunso naka-seatbelt din sa kanya. So, yung buong biyahe na amin, medyo masakit sa likod na rin talaga kasi nakupo ka lang. So, kailangan mag-stretching ka din o otherwise magkakaroon ka ng palito sa likod mo. So, ayan. So, konting wait na lang. 3 hours na lang, nasa Manila na rin kami. Hindi pa pinapo-open yung pintana. Oo, kasi marami pong tulog. Maya-maya, i-open na rin yan kasi para makita namin yung outside. Ayan, maliwanag na. Si Dustin, nag-transfer muna sa akin para makapag-relax muna ang mama niya. Ako muna ang mag-aalaga sa bata. Total, malapit rin mag-landing yung plane. Hehe. Palapas na kami ng Katlano, yuhi! Ayun,
So, pa-disembark na kami ng plane. Lahat ng aming mga hand carry ay all complete, including yung pushcart ni baby, pati yung mga luggage na yan, peto lahat, backpack, all complete. So, yun kami. Welcome to Naiya na. Iba pala talaga yung feeling kapag ka nasa Naiya ka na. Makikita mo talaga yung ito, mga rayong Pilipino na handa mag-welcome sa'yo. Ayan o. No? At sila lahat. May mga naka-welcome dyan, mga sa hotel, everything, and sila. Nag-welcome sa mga palabas ng mga Pilipino. Hello, maganda welcome. So ito, palabas na rin kami dito. Ang aming first stop ay checking muna ng e-arrival card. Meron kami niya naka-ready naman if sakaling hanapin. Na i-prepare naman namin yan ahead of time. Astin! So nakita na namin ang very famous na green carpet ng Naiya. Alam mo na sa Pilipinas ka na pag nakita mo yan. So iba talagang feeling yes. Kapag ka nasa Pinas yes. Ka na. So talagang welcome back na to sa amin lahat. Sa phone nyo. Ito yung section na kailangan mong ipakita yung e-arrival card. Highly suggested na before ka mag-travel to Manila, dapat ihanda mo na yan. Kasi if wala, pipila ka din dyan. Fill out ka ng hard copy ng form and kakain pa ng oras mo. Ay kapag ka naka-fill out ka na ng through online, scan lang ng barcode, then tapos na. Next, ano ka na, lalabas ka na papuntang immigration. Mas madali. Immigration tayo. Ilang pila oh. Wait lang din. Wow, ang dami oh. Diyan yung walker naman, tatlo. 1 liter. Ikipapa mo, Jack. $99. Mga 29, 30, 30, mga 10 KD. 10 KD? Sure? Mga 8, 8, mga 8 KD, 9 KD. Hindi, yung video. Ha? Yung video card mo, video. Pwede pa. Debit pwede? Apo. Apo, pwede pa. Credit card, debit. So, maraming items ang duty-free sa Naiya. Nga lang, ang difference nito, mas mataas siya ng onte sa usual na SRP. Oo. Mga pasalubong na tsokolate, pasalubong na souvenir, pati mga sa mga mahilig uminom, meron ding liquor. Andiyan yung mga ino-offer ng duty free para sa pasalubong sa mga nag-aantay sa atin. Meron po mga liquor. Nasa Naiya na kami ngayon. Dumaan muna ng duty free si Jackie to buy some pasalubong kay Papa Sidoy. Sa Naiya pala ay mandatory ang face mask pa rin. Hindi pwedeng wala kang face mask dito. Required pa rin. So, kailangan may baon ka na face mask or makikihingi ka sa meron. Tapos, paglabas na Naiya, doon, pwede na hindi mandatory ang face mask. Pwede maglagay, pwede hindi. Pero yung e-arrival card, required pa rin talaga siya. Pagbaba mo pa lang sa Naiya, ang first mong counter dito ay yung e-arrival card agad ang hanapin sa'yo. So, dapat talaga, meron ka na naka-ready na online na i-arrival. Pwede rin mag-fill out ng card. Kaya lang hassle pa yun eh. Pag i-arrival, barcode scanning lang. Seconds, tapos na. Then next ka na agad. Mas mabilis. Wala lang hassle kung para kapag mag-fill out ka pa ng card, it will take your time. So update lang. Kinukuha na namin yung aming bagahe nila ni Jackie. So total of 7 luggage yung aming inaantay. Karating lang namin dito sa airport. Time check
5 PM pa lang naman. So waiting pa kami na aming mga bagahe. Then after nito, kuha na namin si sister para siyang aming tagsundo. Ayan si Jackie, dahil pasahero. Almost 300 passengers yung naman na Kuwait Airways. Jump ako yung plane and okay naman yung magkakibiyahe namin. So after 20 minutes, dumating na yung unang bagahe namin. Ayan na siya. Ayun, kay Dustin. So first out of 7. Kaya lang, meron pa kami inantay na 6. So it took us 20 minutes bago dumating yung unang bagahe. So meron pang 6. Siguro dahil dumating na isa, sunod-sunod na to. Kasi magkakasabay lang naman siyang pinasok sa conveyor kanina from Kuwait. So ito na yung mga bagahe namin. Total of 6. Pito yung luggage namin pero isa hindi dumating. Unfortunately, hindi pa kami sure kung naiwanan sa Kuwait yung bagahe. Nagka-problema. Ginawa na siya ng report. Antabay kami ng update by tomorrow from NAIA if yung luggage ay ipapadala pabalik ng Pilipinas. Actually, normal naman doon talaga nangyayari yun. Nga lang, ngayon, for tracing pa sila kung saan nila hahanapin yung nawawalang luggage. Actually, first time to nangyari sa akin na first time in 12 years, nagka-travel kami na yung luggage ay hindi nakarating. First time nangyari. And hopefully, sana bukas talaga, makita yung luggage. Luggage ni Louie, good thing ang laman lang ng luggage ay mga damit lang niya. Damit, saka ilang shoes niya. Pero buti walang gadget, walang ano mga mahalin kung anong gamit ba niyan. Kasi yung damit pwede namang makabili dito sa Pilipinas. Yung nga siya pinanginayang pa rin kasi natin yung mga person niyang gamit. Ngayon, waiting na lang kami dumating si ate. Si ate Michelle, siya yung magiging sundo namin from NAIA papunta ng hotel. So ito na kami, nasa NAIA na kami ngayon. Ito yung lobby. Hello! Hello Philippines! Ayan. Ito yung lobby ng NAIA. Ito yung kapalabas na. Ayan yung welcome. Welcome to Philippines. Ayan. Then ito yung aming dalawang luggage. Ito yung aming 6 na luggage. 6 luggage, 1 missing. Sana bukas dumating na siya. So, welcome to Manila! Welcome to Manila! Yay! Diretso kanan! So, it's been a while. Ang huli kong daan dito ay 2018 pa. So, it's been 4 years. That's MZ. Nakakamiss din naman dito ah. Ito na kami. So ngayon, waiting namin kami kay ate Michelle. Wala pa siya na traffic. Wow. As per Waze daw ay 6:40 darating. Kaya lang oras natin yan ay 6:40 na rin. Kaya lang traffic niya raw. Wala pa rin siya hanggang ngayon. So kami lang pasahero dito. Kami lang titirang passenger. Kasi nag-uyan ni Eva eh. Ngayon, pag din ni ate, katayong na kami sa labas. Then, diretso ng hotel. And siguro, kwentuhan na rin sa kanyang service ng Vivid Betens. Hopefully, sana mag-cash yung kanyang mga bagahe. Pero maluwi, hopefully, masana mag-cash yung mga bagahe. Itong 6 na lang siya, 6 na luggage. Tapos, yung mga ano kami hand carry. Then, 4 na pasahero. Hopefully, sana mag-cash kami lahat. And, hindi ko mahababang kwentuhan ito ngayong gabi. At bukas, continuation pa ng aming mga kadramahan. Peace! So ngayon, magkakasama na kami ulit. Kasama ko si ate. Sige ko kami pag-iya. Kapakain na kami ng dinner dito sa ating restaurant ito. Ito ay sa Eat Fresh Hong Kong Famous Street. Ayan. So, itry namin dito. Sabi natin, mukha naman ito masarap. Kasama ko rin si Jackie and Akis. So, kakain muna kami rito. Mamaya, bibigyan natin ng review kung talaga bang masarap yung kanilang mga offer ng pagkain. Siyempre guys, baboy tayo. Baboy baka tayo. Okay? Kain tayo.
Come on, let's go down. Ay, ibaba ko pa yung panggamit ha. Ako na mag-an. Bigyan mo kay Lucy yung bata. Kunin mo muna. Kunin mo muna. So nasa hotel lang kami ngayon. Ito yung aming last pit stop for tonight. Oras naman para magpahinga kami. Wow! Inalak kami ni Ate Michelle dito para mag-relax muna after na aming mahabang biyahe from Kuwait. So, relax sa mga kids. Si Dustin ay siguro bukas na siya mag-swimming kasi pagod na rin. Gabi na rin naman. Ano na rin, 9 p.m. na rin. 9 p.m. na rin, Philippine time. Eh, medyo pagod na rin yung mga bata. Siguro bukas na lang sila maliligo. Bukas na lang ng morning. Then, ito na. So, dito nag-end yung journey ng ating trip from Kuwait to Manila. Then, ito na, drop to hotel para magpahinga kami. Siguro, gagawin isang separate vlog para naman yung makaganapan namin sa hotel ngayong gabi hanggang bukas na umaga. Okay? At kung nagustuhan nyo ang video ng ito, don't forget to click share, like, subscribe to our channel, and always click yung ating notification bell para palagi kayong updated sa aming mga video. Salamat!